po mga kapatid sa napakagandang awit. Akin po, nagbubulungan po kami dito sa likod. Sabi ko, parang pinagpala itong mga kabataan na magaling umawit ang iglesyang ito. Na po? At nakakatawa mga kapatid kapag kami po sa church namin sa Masinop, mahilig din po kami kumanta. Pero parang hindi ganun kagaganda yung boses. Pero minsan naiimbitahan kami. Actually po, nabanggit po kanina, second time ko po na makarating dito, hindi po sa church service. Yung first time ko po makarating dito ay nung namatay po ang mother ni Pastor Acosta. Po, ako po ay dumalaw bilang representative ng aming pong pamilya. Sa mga hindi po nakakalam, si Pastor Acosta po ang nagkasal po sa aming mag-asawa. At sila po ay ninang at ninong din po namin. At yung kanya pong asawa, si Ate Edna, ay aking pong auntie. Ako po yung pamangkin ni Ate Edna. Napo? Paano po kami naging magkamag-anak? Kasi si nanay at si auntie po ay magpinsang buo. Napo? Kaya yung family po ni Pastor Acosta, magagaling din umawit eh. Pero sa amin po ay, pagsalitain nyo lang po kami, huwag na lang pong pag-awitin. Ang inilingkod po ay 32 years old. At halos kalahati ng aming buhay po ay hating-hati eh. Lumaki sa dati ng anak sa Davao. So narinig ko po na marami daw pong Bisaya dito. Taas po ang kamay ng Bisaya. Yung iba po parang nahiya na. Kanina marami. Nako, ako po yung Bisaya. Pero doon ako pinanganak hanggang grade 5. Pagdating po ng grade 6 hanggang high school, dito na po ako sa Cavite. So Caviteño rin po kami. Lumaki po ako sa GMA Cavite. Diyan po ako nagbinata. No po? Carmona po ako graduate, no po, sa Carmona Cavite. And nung college po lumipat kami ng Manila. So hati-hati po para kaming ano, para kaming anak ng pastor kasi parang paiba-ibang lugar eh. No po? At galing sa Davao, ay by the way, Tagum, taas Davao City, Cavite, then Manila na po. So marami po akong kaibigan. Pagka kami po ay nagpo-post yung aking mga ka-batchmate, depende kung saan school. Kasi meron akong batchmate from Tagum City, batchmate from Davao City, tapos dito sa Cavite, then dito po sa Manila. So iba-ibang area po. Kaya si Jandel po, hindi po yan dayo dito. Dito po yan lumaki din po si Brother Jandel. Okay? So kami po ay tatlo ang magkakapatid. Panganay po ako, si Jandel ay bunso. Meron po kaming panganay. Ay gitna pala si Sister Gigi po, may hawak po ng baby sa likod. So buong family po kami na dumalaw dito. Sabi ko kay Jan, dadalawin ka namin dyan, sabi ko. No po? Pero sabi ni Jandel, ano, iset natin kuya na ako yung speaker, sabi niya. Eh nga lang, siya dapat speaker yata ngayon, no po? Pero nga lang, Father's Day. So very special yung event natin ngayon. Bukod sa Sabat, tayo po ay nag-celebrate ng Father's Day. Sabi niya, kuya, hindi pa ako father. Ikaw ay father na. O di, ako nilang mag-speaker, wala naman pong problema, no po? So nabanggit din po kanina, ako po ay youth elder ng aming pong church. No po? Kaya ganyan pagka medyo hindi pa umaamin na tumatanda, bagamat elder po ay laging sinasama yung youth elder. Ayoko umamin na nagkakaedad na po. So ako po ay youth elder, na po I think mga tatlong taon na po ako na youth elder sa aming pong church. At ang mga kasama ko po na mga elders ay medyo, ano na, pa-retired na. Na po, kaya nag-train kami ng mga bagong elders. So dalawa kami ngayon na kabataan na tinitrain ng mga elders. Actually, tatlo. Yung isa po ay nang ibang bansa. Pumunta ng Thailand, so nabawasan ulit kami. Naghahanap kami ng mga bagong mga magiging youth elder kasi gusto namin pag-retired ng ating mga naunang mga elders po ay merong next batch na tatayo na mga leader po ng iglesia. Na po? So ngayon po ay tayo po ay mag-aaral tungkol po sa ating pong i-celebrate, ating i-recognize yung ating pong mga tatay, kagaya ko, no po, at ating pong pag-aaralan. Actually, nung ako po yung sinabihan ni Brother Jandel na ano po ba yung topic, sabi ko, sabi niya, kuya, about fathers. So sige, about fathers, so maghanap tayo ng isang topic tungkol po sa ating pong mga magigiting na mga tatay, no po? Ngayon po mga kapatid, ang inyong pong lingkod ay isa pong
kumbaga, very struggle kami. Ups and down kami mag-asawa. Mula nung kami po ay ikinasal, so sabi ko, teka, parang ang hirap. By the way po, ako po ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Tinatawag nila akong pastor kanina. Sabi, pastor, ay hindi po ako pastor. Brother Gerald na lang po. Kasi ako po ay na-stop sa pag-aaral nung aking pong tatay. Yung pinabanggit ko kanina, na kahit may sakit po yung aking tatay, siya po ay nagtatrabaho. Nakikita ko po siya na siya po ay nag-aanap buhay, bagamat yung kanyang kalagayan po ay sumusuka siya. Habang siya po ay nagtatrabaho, so sabi ko, nag-volunteer ako. Ako po ay nursing student sa isang Catholic school sa Manila. Sabi ko, tay, huwag ka na magtrabaho. Mag-i-stop na lang ako ng pag-aaral. Napo? Kaya nga po, ang inyong pong lingkod, ako po ay napunta, hindi po sa corporate world, kundi ako po ay napunta sa pagninegosyo. Kasi wala akong choice. Pag ako po ay nag-apply ng trabaho, hindi po ako papasa. Napo? Pero ako po ay nag-umpisang magnegosyo mula po 17 anyos, 17 years old po. Try, bagsak, tayo ulit, bagsak, tayo ulit, bagsak. Pero yun po ay part ng experience. Yun ang naging tuition fee ko, bagamat di ako nakatapos sa pag-aaral sa college. Ang naging tuition, naging part ng education ko, yung experience, no po, sa paghahanap buhay. No po, kaya nga po ang inyong pong lingkod ngayon ay naghahanap buhay, meron kaming office, meron kaming maliit na negosyo ng aking misis. Yung misis ko po ay sa bangko for 10 years. Pinag-resign ko po, sabi ko, tulungan mo ako sa hanap buhay natin na mahirap mag-isa sa paghahanap buhay. So nag-resign po yung aking pong misis. Kaya kami po ay magkasama palagi araw-araw, no po, sa paghahanap buhay po namin. Ngayon po mga kapatid, ang ating pong topic ngayon, no po, ay nakasulat po dyan, attributes of a godly father. No po? Ano-ano po ba ang attributes ng isang, pwede tayo maging ama, pero iba yung tinatawag na godly father. No po? At ang sabi po dyan mamaya, sa ating pong topic mamaya, babasahin ko po, ay napakahirap sa panahon natin ngayon na magkaroon ng isang tinatawag na godly father. No po? At sila po, ang sabi nga po, ang ama ng tahanan, siya po ang haligi ng tahanan. Sino po dito ang architect? Pakitaas po ang kamay, or engineer. Taas po ang kamay. Meron po ba? Yan. Nung nakaraan po ako po ay nagpatayo ng bahay, no po? Sa tapat, kasi meron akong parking sa harapan ng aking bahay. Sabi ko, sayang naman, mami. No po? At paparkingan lang, tapos walang bubong. Sabi ko, sayang yung space. So nagpatayo ako ng dalawang palapag na bahay. Doon po na-realize mga kapatid na very important yung pillar, yung pinaka-foundation, yung pinaka-haligi ng tahanan. Kapag ka ikaw ay nagkamali, tinipid mo, engineer, di ba? Pag tinipid mo yan, at nagkaroon, kinabahan ako na nagkaroon ng lindol. No po, sumasayaw yung aming bahay mga kapatid, at pagkatapos po ng lindol, sinisilip ko yung bahay na pinagawa ko. Sabi ko, meron bang ano? May crack bomb? Buti na lang wala sa awa ng Panginoon. No po? So very important yung haligi. At sino po ang haligi ng ating pong mga tahanan? Yung ama. No po? Father, tayo at ikaw na ama ng tahanan ay napakahalaga. No po? Sa loob ng pamilya. Nakita na po ba kayo mga kapatid na ang isang tatay ay sila po ay nawawala at hindi naglilingkod sa ating Panginoon? Ang mga anak po ay kawawa. Hindi nila alam kung sino po yung susundin nila. No po? Yung nanay ba? Pero napakahalaga po ng gawain ng isang tatay. Mari po bang tumayo yung mga tatay kagaya ko? Pwede po tumayo? Ulit? No po, i-recognize natin. Ayan. So, ayan. Okay. Ayan po yung mga tatay. Okay na po. Pwede pong pumalakpak dito? Hindi naman. Kasi, okay. Pwede pong palakpakan natin saglit yung ating po mga tatay? Ayan. So, pwede pong umupo. Thank you po. Thank you very much. Kasi nagbabalansi po ako kung pwede bang pumalakpak o hindi. No po? Kasi yan yung topic natin kanina sa ating lesson study. No po? Pagdating sa mga culture. No po? Now, hindi po biro maging tatay. No po? Napaka-ano niya. Nakita ko po sa akin tatay na talagang siya po ay napakasipag. Kaya nung ako po ay nagtatrabaho na, at ako po ay bilang tatay na, sabi ko, ganito pala kasi nabanggit ni tatay kanina, parang may anak siyang pasaway. Ako po yun. No po, nung ako po ay dito sa Cavite, ay napakapasaway ko po. No po, at ako'y nabarkada. Pero nung kami po ay nasa Manila na, sa awa ng Panginoon, ako po muli ay tinawag ng Panginoon at nakabalik po sa loob ng iglesia mga kapatid.
Ngayon, ating pong pag-aaralan, no po, attributes of a godly father. Sa bilang isang lalaki po, no po, isa sa pinaka-special, no po, na panahon ng kanyang buhay ay ipanganak o makita niya or marinig niya ang iyak, yung first na iyak ng kanyang anak na panganay. No po, alam niyo po, hindi ko maintindihan. Alam niyo, ako po ay naka-experience na maging masaya sa aking buhay bilang binata. Pero nung pinanganak yung panganay ko po, babae po yung aking panganay, no po, nung siya po'y pinanganak, mga kapatid, nung siya po'y aking nakita, very excited ako, pati yata yung binan ko. Yung binan ko po, may lumabas pala, hinatid lang pala yung kanyang mga damit. Nung siya po'y nasa delivery room, hinatid yung kanyang mga damit. Akala ko yung baby na namin, at nag-aabang kami. Iba, very excited kami na makita yung aking pong panganay, mga kapatid. At makaka-relate dyan yung mga tatay na nandirito. Iba yung pakiramdam, masaya-masaya. No po, kapag ka narinig mo, nakita mo, nahaplos mo, nayakap mo yung unang-unang anak mo. Hindi naman tayo unfair dun sa mga pangalawa, pangatlo, pero iba talaga yung pinaka-panganay, di ba po? So ito po yung aking pamilya, mga kapatid. Ayan po siya, sila. Ayan, yung meron po akong dalawang anghel. No po, yan po yung aking asawa. Yung dalawa po na yan, isang lalaki at isang babae. No po, alam mo yung kahit pagod ka sa trabaho, kahit puyat ka, kahit na ikaw ay talagang parang naubos yung lakas mo maghapon, kapag ako po ay uuwi, no po, sa bahay at pag nag-bless yung dalawa kong anak, iba yung pakiramdam. Nakakawala po ng pagod. Ayan po silang dalawa. Ayan. So, ayan po yung aking panganay at yan po yung bunso. No po? So, sabi nila, kahawi ko daw yung bunso kasi pareho kami ng buhok. Ngayon, medyo humahaba-haba na yung kanyang buhok. Ayan po, tulog po sila ngayon. Okay. Pag-aralan po natin yung attributes of godly father. No po? Now, ang sabi po dito, ito po mga kapatid ay isang pag-aaral ko ito. Ang sabi ito, if there's anything in shortage today, no po? It is real father that takes responsibility for their actions and take care of the financial, spiritual, and emotional well-being of their homes. Kung meron daw po ngayong nagkukulang sa panahon natin ngayon, ay yun daw po ay ang ano daw po? Real father. Totoong ama ng tahanan. No po? Kinukulang daw po yan mga kapatid sa ngayon. So may shortage tayo, hindi lang pagkain, hindi lang tubig. No po? Kundi pati daw po yung mga tunay na ama ng tahanan. At ang sabi dyan mga kapatid, real fathers serve God. O talaga, teka po, pinatayo ko po kanina yung ating po mga magulang, yung ating mga fathers. Ang sabi dito, ang tunay daw po na ama ng tahanan, number one, sabi dyan, serve God. Naglilingkod sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, napakaraming mga magulang. Kaya nga po ako mga kapatid, binabalansi ko po yung aking pong buhay. Sa sobrang busy namin ng misis ko sa paghahanap buhay, lalong-lalo na po ngayon, no po, kasi meron kaming another project, dalawang project po ang ginagawa namin ngayon, no po, at very ano siya, sa sobrang laking project mga kapatid, kaya sobrang busy namin, natutulog po kami. Hindi niyo, hindi ko po sinasabing gayahin ninyo mga kapatid, pero natutulog kami alas 4, alas 6 minsan ng umaga. Sa laki ng project na amin pong ginagawa po ngayon, at sabi ko, dapat magbigay tayo ng oras pa rin para sa ating mga anak. Kaya kami po, sinasamantala namin, buti na lang, tayo po bilang Seventh-day Adventist, may oras tayo every Sabat na kasama natin yung ating po mga anak. Pero yung ibang magulang mga kapatid, wala na talagang oras. Wala na oras manalangin, wala na oras mag-worship, wala na oras sa pagsamba sa Panginoon. Puro trabaho, puro pera na lang po. Ang sabi po dyan, ang tunay na ama ng tahanan ay ano po? Naglilingkod sa ating pong Panginoon. Yan yung una. Pangalawa, ang sabi dyan mga kapatid, real fathers are men of action. Real fathers prepare their children for adulthood. No po? Real fathers take responsibility. And real fathers are reliable. Ngayon daw pong araw na ito mga kapatid, today, I am going to talk about 6 attributes of good and godly fathers using acronym ng father. F-A-T-H-E-R. So pag-aaral natin, ilan lang po yan? 1, 2, 3, 4, 5, and 6 mga kapatid. So ngayon po, kayo po ba ay gutom na mga kapatid? Baka kayo po ay gutom na ha?
Ano po, yung alam po sa umalis po kami sa bahay alas 5 ng madaling araw. Kasi from Quezon City, no po, susunduin ko po yung aking magulang sa Tondo, Manila. 1 hour po yun. From Tondo, Manila, papunta dito, another 1 hour. So 2 hours mabalik, eh medyo inagahan namin yung aming kain, pero parang busog pa ako. No po? So kayo po, tiyatanong ko kung kayo po ba ay gutom na. No po? Kasi ano oras na? Medyo mabilis po yung ating oras. Pero ito po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim lang po yung ating pong pag-aaralan, mga kapatid. First, letter F. Okay. Letter F po sa Father, mga kapatid. Ang sabi dyan, the F in the Father stands for, ano daw po? Faithful. Okay? Faithful. At ang sabi dyan, good fathers are faithful. Ang tunay na ama ng tahanan po ay faithful. Nakakita na kayo, mga kapatid. Ako po, sa church namin, mga kapatid, meron pong ilan-ilan na mga kapatid natin na yung kanilang asawa, yung kanilang anak, pupunta ng church. Pero yung kanila pong magulang, yung kanilang father, mga kapatid, hinahatid lang sila. Tapos ang nangyari po ay uwi na yung tatay. Sila po, sumasamba sila maghapon, pero hindi kumpleto. Kaya minsan, pagka meron kami small group na ginagawa at meron kami sharing na ginagawa, minsan, ang ano po, ang iyak, yung cry ng kanilang anak, pag meron kami small group or sharing, mga kapatid, ang kanilang prayer, mga kapatid, sana si daddy, sana si papa, makasama namin sa church. And usually, mga kapatid, ang case na yan, mga kapatid, ay yung mga kababaihan or yung mga nanay, ina ng tahanan, na nag-asawa po ng hindi po natin kapananampalataya. No po? Yun yung mga case, mga kapatid. Now, sabi dyan, the father stands for, ano po? Faithful father. At ang sabi dyan, mga kapatid, they are first faithful to God, no po? And trust God with their whole heart, soul, and mind. So, very important po na ang haligi ng tahanan. Sabi ko nga po sa building, kapag ka bumigay ang haligi ng tahanan, mga kapatid, or yung haligi, bibigay yung buong, yung structure. No po? Ganun siya ka-importante. Kaya sa ating tahanan, kapag ang magulang, kapag ang ama ng tahanan, ang hindi po naging magandang example for being faithful, mga kapatid, ang tahanan po ay uuga-uga. Ang tahanan po, mga kapatid, ay magkakaroon ng break. No po? Or maaari yung mga anak, kung ito nga, mga kapatid, po nangyayari nga na yung nanay at tatay ay active sa church, ang anak po ay minsan ay nawawala. What more? Kung ang isa sa magulang o ang ama ay bumigay sa pananampalataya, mahina sa pananampalataya, lalo pong mawawala ang mga anak, mga kapatid. Ang sabi dyan, good fathers believe in God's promises. Sila po ang unang-unang naniniwala sa mga pangako ng ating pong Panginoon. No po? At ang sabi dyan, mga kapatid, that God will preserve their families and that our good Lord will provide their families everything needed for salvation. Meron kami isang kapatid doon, mga kapatid, na elder sa church namin. Ano, napakaganda ng story ng kanilang buhay. No po? Siya po ay merong 6 na anak at nilino ko sila sa kasal. Pero alam niyo po, yung silang, nung siya po ay nagtatrabaho pa dito sa Pilipinas, nasa abroad na kasi siya ngayon, every time na sila po ay nagkukulang, no po, nagkukulang sa budget sa bahay. Kasi 6 yung kanyang anak. Medyo may karamihan. Alam niyo po, yung kanilang ama ng tahanan po at yung nanay, nagkakaisa. Kaya maganda talaga pagka faithful sa mga dalagat binata. Binata po. No po? Piliin natin yung ating magiging kapartner na maging faithful talaga. No po? Yung aking ninong, kapag ka sila po ay namumblema sa panggasto sa araw-araw, alam po, ang ginagawa lang nila, sabi nila, manghawak tayo. God will provide. Diba? Ang sarap pakinggan na manggaling sa magulang yan, lalo na pagka kayong dalawa mag-asawa. Alam niyo po, dumating kami sa point noong 2015, mga kapatid, kami dalawa mag-asawa, no po, ay meron kami isang business na nawala, mga kapatid. At alam niyo po, alam mo yung lifestyle, diba? Meron ka mga kailangan bayaran, yung kotse, kailangan bayaran, yung bahay, kailangan bayaran. Gatas pa lang ng anak ko, yung panganay pa lang namin, mga kapatid, 8,000 na araw ay kada buwan. 8,000 to 10,000 kasi ang iniinom niyang gatas ay organic, yung galing sa soya, hindi namin pinapainom nung galing sa baka. So 10,000, sabi ko, yung kotse ko, napaka, magkano bayad ko sa kotse that time? 32,000 per month.
business, mga kapatid. Anong gagawin natin? Bahay pa, pagkain pa. Sabi ko, Panginoon, wala na, ang natira lang po na ano namin, mga kapatid, na ipon, 30 mil na lang. Bakit po? Kasi ang dami namin mga binayaran na wala yung negosyo. So nasanay kami sa lifestyle na medyo okay-okay. So anong nangyari, mga kapatid? Alam mo, na-experience, buti na lang. Maswerte ako at binigay ng Panginoon sa akin ay yung asawa na may takot din sa Panginoon. Sabi sa akin ng misis ko, mag-pray tayo. Hindi alam lang, may mga alaga kami sa bahay, mga pamangkin ni misis, pinapaaral namin. Umiiyak kami sa loob ng kwarto. Attend kami ng divine service. Pagdating ng hapon, uuwi kami sa bahay para kami dalawa lang. At ang gagawin namin, i-lock namin yung pinto at magsasara kami ng pinto, mga kapatid. Na-experience namin na umiyak kasama ng sipon, mga kapatid. Sa kaiiyak, nagpe-pray kami sa Panginoon. Di ba ang sarap ng ganun? Na yung magulang mismo, mag-uumpisa sa magulang, mag-uumpisa sa ama ng tahanan, na maitiwala sa promises ng ating pong Panginoon. Lalo-lalo na, sabi dyan, provide their families everything needed for salvation. Maganda pag nanggaling mismo sa ama ng tahanan, ipinapaunawa. Alam niyo po, yung aking pong anak, mga kapatid, ay very curious na siya. 5 years old na siya. At every time yung mga nakikita niya sa TV, akala niya dapat lahat panuniwalaan. Tama? Kaya yung magulang, tayo bilang ama ng tahanan, ang dami yung tanong na kailangan sagutin. Kung biblical, sinasagot ko, tama yan, anak. Pag hindi yan biblical, hindi yan tama. So dapat yung ama ng tahanan mag-umpisa sa kanya na po ang pagiging faithful. Next, mga kapatid. Ang sabi dyan, good fathers accept the rule as a spiritual, ano po? Spiritual head of the household and set the tone for his fourth family worship. Ano po? Yung ama ng tahanan po ay magiging spiritual head. Baka naman iasa pa natin, mga kapatid, yung pagpapalaki spiritually sa ating mga anak, sa ating pastor. Wala na silang oras dyan, mga kapatid. Even sa ating mga leader ng ating iglesia. Tayo po bilang ama ng tahanan ay merong responsibilidad. Responsibility bilang ano po? Spiritual head. Hindi po tayo, mga kapatid, ang magiging dahilan dapat para yung ating mga anak ay mawala sa loob ng iglesia. Tayo dapat ang nagdadala sa kanila sa loob ng iglesia. Napakalaki ng responsibilidad, mga kapatid, ng ating pong mga ama ng tahanan. Good fathers know God's word. Alam niya ang salita ng ating pong Panginoon. They have an active prayer life. Bukod sa alam ng ating ama, ng ating tahanan, ang salita ng ating Panginoon, prayerful life, mga kapatid. Alam niyo po, ako po ay bagong magulang pa lang, pero nakakatuwa po na ngayon po, yung aking pong anak na panganay na 5 years old, binibigyan talaga namin siya ng time para siya po ang manguna sa prayer bago matulog sa gabi. Napo, pag nag-worship kami, sasabihin nila, Dad, sabi niya, Daddy, ano muna, kami muna magpe-pray. Yung anak ko po, ito 2 years old, nagpe-pray na siya, pero hindi namin maintindihan masyado yung mga words na lumalabas sa bibig niya. Pero nagkukusa silang mag-volunteer, mga kapatid. Napo? Pero nga po, mga kapatid, ang ama ng tahanan, siya dapat po, mga kapatid, ang nakuuna. Napo? Prayerful life, ano pa, attend church regularly with their families and obey God's commandment. Paano kaya susunod yung ating mga anak kung tayo mismo bilang mga magulang, mga kapatid, ay hindi po nila nakikitaan ng tamang halimbawa ng pagiging prayerful, mapagpanalangin. Napo? Kung yung ikaw po ay nakikita lang ng ating mga anak ay sita si daddy, pagising sa umaga, tayo na kagad yan, tapos kuha na kagad cellphone. Tama? Pero ngayon nga, alam niyo po, minsan, ako po, hindi natin maiwasan, minsan pagka busy tayo masyado, at meron kang schedule, at medyo late ka na nagising, napapatayo ka kagad. Alam niyo po, minsan yung aking anak kasi, yan ang tagagising ko minsan, ginigising niya ako, daddy gising na. Tapos alam niyo po, pag napapatayo ako minsan, at nakakalimutan ko na mag-pray, mga kapatid, at magpasalamat, sinasabi ng aking panganay, daddy, hindi ka pa nagpe-pray. Di ba yung anak pa yung nagpaalala? No po? So very important na tayo po, bilang magulang, bilang ama ng tahanan, tayo po ang manguna, lalong-lalo na sa pag-attend sa loob ng iglesia, mga kapatid. No po?
Next, mga kapatid, ay, sabi dyan, the Bible lifts up the examples of several, ito na, merong mga magandang halimbawa sa Bible na po tungkol sa isang ama, which is, number one po ay si Joseph. Na po, si Joseph po ang ama na po ng ating Panginoong Yesus. Sabi dyan, Jesus' earthly father was faithful because he trusted the angel when he learned that his fiancée, the Virgin Mary, was going to give birth to Jesus. Sabi dito, he also faithfully moved his family to Egypt when the angel warned him in a dream. Si Joseph, mga kapatid, ay isa sa merong faith sa Panginoon. Na po, na kung saan, mga kapatid, ginamit siya at ang kanyang nobya, na po, kanyang fiancée na si Mary. Na kung saan po ay sila po ang naging, hindi naman totally biological, na po, pero sila po ang ginamit ng ating Ama sa langit para mapalaki ang ating Panginoong Jesus, na po, nung siya po ay nasa lupang ito. Sino ba, mga kapatid, magandang halimbawa si Abraham? Abraham faithfully believed in God's promise that his wife Sarah would bear a son at over 90 years of age and would be the father of great nation. Isipin niya, no po, 90 years old. Meron po ditong 91 years old kanina, nakilala ko po. Sino po yung si tatay kanina? 91 years old. Meron po, no? Maswerte kayo kung meron kayo 91 years old ngayon dito, no po? Tingnan niyo po, mga kapatid. Yung si Abraham, yung kanyang asawa ay, ano po, nabuntis, no po, ilang taon? 90 years old, mga kapatid. So yung kanyang pananampalataya, pinanghawakan niya yung promise ng ating Panginoon. True, ano po, kaya tinawag siya na father of faith si Abraham, mga kapatid. So tayo po bilang isang magulang, bilang ama ng ating pong tahanan, tayo dapat ang pinaka numero uno, number one, na maging faithful sa loob po ng ating pong tahanan. Ano po? Meron po dito, mga kapatid, ito, meron akong isang chat na nabasa, ay hindi pala, post sa Facebook. Ang ganda ng story nito, mga kapatid. Ito po ay post ng isang teacher ko po, baka kilala niyo po, si Ma'am Nenita Del Rosario. Siya po ay principal dito sa Cavite. Teacher ko po siya ng high school. At meron siyang shinare about father, no po? Yung father na ito ay si Kuya Alex Rodriguez. Baka kilala niyo po, taga GMA. Elder po siya ng Madiran Seventh-day Adventist Church sa GMA, Cavite. Ang sabi dyan, no po? Sabi niya, I just want to share the testimony of Brother Alex. Siya po yung head elder, no po, ng church natin sa GMA, Cavite. We spent the Sabbath in GMA Church last Saturday daw. He gave a testimony that he lost his job the time that his eldest son was enrolled in medicine at AUP. So siya po ay, yung kanyang anak, si Brother Alex, no po, ay nawala ng hanap buhay ng trabaho, natanggal sa trabaho, habang ang kanyang anak ay naka-enroll saan? Ng medicine sa AUP. So paano kaya gagawin? Magastos po yan pagka-medicine, tama po ba? Ngayon po, ano nangyari? Ang sabi dyan, but instead of losing his faith in God, he prayed so hard that they would be able to make it in spite of difficulties. Ano ginawa? Imbis na kahihinaan ng loob ang ama ng tahanan na ito, na po, nawala ng hanap buhay, nag-aaral ng kanyang anak, siya po ay lalong lumuhod sa Panginoon. Tama? At ang sabi niya, mga kapatid, someone from US, hindi nila alam, hindi nila kilala, meron pong isang tao galing ng US na gusto pong mag-sponsor sa kanya pong anak, mga kapatid. At alam niyo po, hindi nila kilala. Ang sabi nga po dyan, mga kapatid, someone from US whom they did not know sponsored his son's studies all the way until he finished. He asked the sponsor, tinanong niya yung sponsor, na po, how can we pay you? Paano kita babayaran? Sabi niya. But ang sabi niyo, mga kapatid, but the man said, nothing because I am really looking for someone to be my scholar. Di ba? Kung yung ama ng tahanan na ito, mga kapatid, ay walang pananampalataya sa ating Panginoon, ano gagawin niya? Anak, tumigil ka na lang, anak. Wala na tayong pambayad. Natanggal ako sa trabaho eh. Tama? Pero gumawa ng paraan ang ating pong Panginoon. Dahil ang ama ng tahanan ay hindi bumigay.
siya po'y lalong lumapit sa ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, mga magulang, mga ama ng tahanan, tayo po ang maging magandang halimbawa for being faithful sa loob ng ating pong tahanan. Next, mga kapatid, letter A. Letter A po, the A in the Father stands for action. Opo, action. The good father are people of action. Sabi dyan, most dad like to watch their sport on television. Di ba pag tayo pag linggo, nanonood lang, di ba? Parang nagre-relax lang tuwing linggo. Opo, pero sabi dito, and engage in some downtime to relax despite occasional laziness. Laziness ba yun? Nagre-relax ka, di ba? Pero sabi dyan, good fathers are men of action, especially when their families need them. Pag kailangan natin sila. At sa pag kailangan nila tayo. Good fathers just don't sit there. They spring into action when the toilet overflow, the garbage disposal breaks, or when something important around the house that need for fixing. Di ba? Yung tatay ko po, sa mga hindi po nakakalam mga kapatid, yung tatay ko, hindi karpentero, pero nagiging karpentero. No po? First time ko po na kami po ay, nung sa Tondo, Manila mga kapatid, kami po ay pinalayas doon sa bahay na inuupahan namin. Ang nangyari mga kapatid, kasi yung kami po ay pinalayas ng biglaan. So wala kaming choice kundi lumipat ng bahay. Wala rin po kaming pera, wala kaming ipon. So ang ginawa namin ni tatay mga kapatid, merong mga lumang mga kahoy sa loob ng church, binigay sa amin, naawa sa amin yung mga kapatid. Tapos meron kaming lumang yero, binigay din sa amin. Alam niyo po, nag-start kami ni tatay, walang ano, walang architect, walang engineer yung bahay namin. Kaming dalawa, no po, talaga, doon ako natuto na gumamit ng martilyo, napukpok pa yung kamay ko, umitim yung daliri ko mga kapatid. Pero yung tatay ko po, kami po ay nagbuhat ng mga kahoy, ng mga lumang yero, yun po yung ginawa namin bahay mga kapatid. So bilang isang tatay, parang lagi siyang man of action. No po, na once na meron kailangan ayusin sa loob ng ating bahay mga kapatid, sila po yung tag-aayos. Hindi lang yung pure relax mga kapatid. At ang sabi dito, good fathers also instill a good work of ethic in their children and their teach by example. Tama? Tayo po ang tinitingnan ng ating pong mga anak. Tama po yung kanina pong demonstration dito. Yung aking pong anak mga kapatid, every time na ako po ay darating, ako po ay mahilig sa motor. So, minsan po pag Sunday, ako po ay nagra-rides dyan po sa likod ko sa may Rizal. Pag uwi po mga kapatid, pagubad ko ng aking, meron akong riding na shoes na po na mataas. Pag uwi ko sa bahay, inuubad ko yun, sinusuot ng anak ko. Para nagiging mahilig din magmotor pag laki yung anak ko mga kapatid. Na po? Kung ano yung tinitingnan natin sa ating magulang, sa ating mga fathers, yun ang parang nagiging magandang halimbawa tayo sa kanila. Na po? Pero kung tayo po ay hindi magandang halimbawa, mga kapatid, yung sinasabi mo sa anak mo, na anak, hindi yan maganda. Anak, hindi yan maganda. Pero nakikita ng ating mga anak, ginagawa mo yung hindi maganda na sinasabi mo, hindi tayo nagiging magandang halimbawa sa ating pong mga anak bilang mga magulang. Ang sabi dyan, children need to see hardworking fathers and good fathers challenge their children to learn through activity. Tayo po as father mga kapatid, hindi na tayo yung gagawa. Dati pong sinasama yung ating pong mga anak, tinuturuan natin mga kapatid. Kami po ng misis ko, minsan, pagka meron mga orders, kasi meron kaming warehouse sa opisina, pero pag sobra-sobra yung aming stocks na aming produkto sa loob ng opisina, dinadala namin sa bahay, nagawa ko ng warehouse ko sa bahay. At kapag kami po ay may order, nagpapak po kami po dalawang ni misis, wala kaming tao sa bahay. Meron kami kasang bahay, pero medyo sexy, medyo payat, kaya mahirapan magbuhat-buhat. So kami dalawa talaga ni misis ko mga kapatid. Alam niyo po, yung aking pong bunsong anak na 2 years old, siya po ay marunong na magpak. Tinuturuan ko sila, ini-involve ko sila sa hanap buhay. Anak, kunin mo yan, lagay mo dito sa karton na to. Anak, kunin mo to, lagay mo to sa karton na to. Na halos malaglag na siya sa karton, pwede siyang malaglag doon, pwede siyang mailagay sa karton. Tapos binipicturan namin sila mga kapatid. Kasi tapos sinesend namin sa group chat namin sa family. Sabi niya, batang negosyante yan ha, 2 years old mga kapatid, nagpapak na ng produkto. Tama? Maganda yung ma-involve sila na hindi nila alam na po na yung ginagawa pala ng kanilang magulang ay hindi madali.
Tama? Huwag natin isubo sa kanila lahat. Turuan natin sila, mga kapatid. At ang sabi dyan, good fathers watch over their children and give them spaces they need to try new things, learn from the mistake they make. Hayaan natin sila. Pero yung minsan yung anak, yung misis ko po, mga kapatid, ay medyo maingat. Huwag ka takot mauntog, takot masukatan. Pero kung minsan, pinagbibigyan ko, nalagalit sa akin yung misis ko, anak, okay lang. Ginagawin ko kasi gusto ko yung matry nila kung ano yung, di ba? Matry nila masaktan, okay lang yun. Kaysa hindi nila ma-experience, mga kapatid. Hayaan natin maglaro. No po? Good fathers are active and engaged parents. No po? Active and engaged parents. Next, mga kapatid, ang sabi dyan, letter T. O, malapit na tayo. Good father, no po, the T in the father stands for teacher. A question, Brother Gerald, kailangan ba ako ay licensed teacher? Hindi. Ano po, ang pinakaunang teacher ng ating mga anak, sino? Yung mga magulang. Bago natin sila dalhin sa school, mga kapatid, tayo, ikaw at ako, tayong mga parents, ang pinakaunang-una na teacher ng ating pong mga anak. Tayo ang unang magtuturo dyan ng tama at mali, mga kapatid. Ang sabi dyan, good fathers are teachers and prepare their children to enter adulthood and face through the world, a true world around them. Tayo daw po ang nagre-ready. Alam niyo po, minsan yung ating mga anak kapag matatakutin, mga kapatid, ako po ay laki po ako sa hirap, mga kapatid, kaya hindi ako takot sa daga, hindi ako takot sa ipis, hindi ako takot sa ang tawag dito, sa mga kahit ano, hindi ako takot, mga kapatid, parang wala yata akong kinakatakutan, kahit ahas, hindi ako takot. Yung misis ko, mga kapatid, hindi rin naman laki sa yaman to, pero bakit takot siya? Pero yung mga anak ko, nakakatawa, mga kapatid, kasi kahit langaw, takot. Kasi yung misis ko, pinapalaki niya na. Hoy, langaw yan, kakagating ka yan. Alam mo yun, ipis yan. Ayaw niyang pahawakan, sabi ko sa bunso ko. Patayin mo nung na kumuha ka ng shoes o kaya ng slipper, tapos patayin mo kasi sila takot. Eh yung tatay ko po, mga kapatid, kung nakakita ng daga yan, sinusuntok niya pa yung daga. Diba? Huwag tayo, ito minsan, pag ginatrain natin yung ating mga anak, parang nagiging matakotin. Meron ko isang kaibigan, best friend ko po ito, napakalaking tao, sobrang laking tao po. Mataba, tapos matangkad, malaking tao. Pero mga kapatid, kahit anong forma nun, kahit naka-formal yun, kahit anong itsura niya, pag nakakita ng ipis yun, mga kapatid, tatalon yun, papatong yun sa upuan, ang laking tao. No po? Parang doon siya, parang hindi siya na-train, parang hindi sila na-train sa bahay, mga kapatid. Ngayon, sabi nito, ang ating pong mga anak, kung sino sila ngayon, ganun natin sila pinalaki. No po? Kung yung ating mga anak pagdating sa trabaho, sila po ay hindi, parang alam mo yung walang pusa na paggalaw, ibig sabihin yan, sa bahay natin, mga kapatid, baka din natin inuutusan yan. Baka din natin nadidisiplina sa loob ng tahanan. So, kung sino sila sa labas, paglaki nila, ganun po yun, magre-reflect kung paano natin sila pinalaki. Di ba, ang sarap pakinggan kapag ikaw po yung magulang, mga kapatid, tapos yung iyong anak ay binabati, alam mo, yung bata na yan, napakasipag. Di ba? Pag ikaw yung magulang, ay, parang ang sarap. Sino kaya magulang nito, ang sipag ng batang ito? Yung batang ito ay napakabait. Sino kaya ang magulang nito? Tama? Kasi tayo ang teacher. Tayo ang example ng ating pong mga anak. Lalong-lalo na sa ating pong mga ama ng tahanan. At ang sabi dyan, this means that father give their children survival skills that will help transform into successful adult. Unfortunately, most children do not listen to the advice of their father. May mga hindi talaga nakikinig. Given yan, mga kapatid, mayroon talaga mga anak na pasaway. Pero sabi nito, in order to be a good teacher, fathers must be credible and earn their children's trust and love. Tama? Dapat tayo po ay meron tayong credibility na magturo sa ating pong mga anak. Paano mo sasabihin sa iyong mga anak na maging mabait, mga kapatid, kung tayo po ang pinakapalaaway sa lahat ng palaaway? Di ba? Paano rin sasabihin sa ating mga anak, ikaw ay dapat maging masunurin kung ikaw, mga kapatid, ay hindi masunurin? Tama? Nakakita ka na ba, anak, na ako po pag nagba-Bible study ako minsan sa church, sinasabi ko, yung ating ama sa langit, and even Jesus Christ, siya po muna ay naging magandang halimbawa bago siya nagbigay ng utos. Tama? Siya muna yung gumawa
bago siya nagbigay ng utos, mga kapatid. Mahirap sabihin sa ating mga anak, mga magulang. Wala naman siguro magulang na gusto yung kanilang mga anak ay maging lasinggero. Tama ba? Yung kanilang anak ay maging mga mababunda sa addiction, sa drugs, or kung ano-ano pa man. Pero mga kapatid, dapat tayo muna. Mahirap sabihin sa anak-anak, hindi maganda na uminom ng alak. Pero habang ikaw po ay nagsasalita, ikaw ay kukuya-kuyakoy dahil parang tutumba ka na sa kalasingan. Sa akin po mag-uumpisa, mga kapatid. At ang sabi dyan, mga kapatid, dito po sa Ephesians chapter 6 verse 4, ating pong basahin. Ito yung binasa ng ating pong nagbigay po ng scripture reading kanina. Sabi dyan, "Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training." Tignan niya, kasama ang training. So bata pa lang, hindi yan. Mahirap i-correct ang bata kapag malaki na. Tama? Kaya spend time sa training, spend time sa pagbibigay ng instruction habang ang ating mga anak ay, ano po, maliit pa. Kapag malaki na yan at yan po ay kinorek ninyo at sa abang bata ay hindi nyo kinokorek, mga kapatid, sigurado ako, pati ikaw, lalabanan na ng iyong anak. Sabi dyan, instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Sa Tagalog, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila. Ito yung responsibilidad ng ating pong mga ama ng tahanan. Turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Mga kapatid, mga magulang, ito yung ating dapat gawin para pag sa huli ay hindi tayo magsisi, mga kapatid. Hanggat maaari kong saway. Alam niyo po ang palo, mga kapatid, ngayon ko lang na-appreciate yung palo. Kasi every palo ng aking magulang, dati di ko maunawaan, nagtatampo ko. Pero ngayon, mga kapatid, sabi ko, mahal pala ako ng aking magulang, kaya ako pinapalo. Hindi mo siya maintindihan nung oras na yun. Pero pag malaki ka na, lalong-lalo na, kapag meron ka ng anak, maintindihan mo na every palo pala, mga kapatid, ay pagmamahal para hindi tayo maligaw ng landas, mga kapatid. So, tandaan natin yan. Sabi dito, mga kapatid, ayon sa sulat ni Apostle Paul, sabi ito, "Here Paul is cautioning fathers not to criticize their children, but instead focus on teaching them with the same love and understanding that our Lord used when teaching the disciples." Diba? Yung kinokorek mo sila, tinetraining mo sila, ini-instruct mo yung iyong mga anak na may pagmamahal. Nako? Kaya ako, pag ako nagagalit sa aking mga anak, mga kapatid, pag napalo ko, umiyak. Pag umiyak, hinahayaan ko lang muna. At pag tumigil na sa iyak, saka ko lalapitan, yayakapin ko, bakit kita pinalo? Ini-explain ko, mga kapatid, huwag tayong papalo na walang dahilan lang. Huwag tayong papalo na trip lang natin. Nako? Kasi mawawalang bahala yung ating mga instruction at training na yan kapag hindi natin na-explain sa kanila. Nako? Kaya yung mga anak ko, pag na-explain ko na, yayakap na yan, alam na nila na mali po sila. Nako? So very important yan, mga kapatid. O, malapit na tayo. Letter H na tayo. Nako? Letter H in the Father stands for hope. Good fathers offer hope to their families. Diba? Sino dito pag may problema na magulang, magmumukmok na lang sa sulok? At hindi kinakausap, pati asawa, inaaway. Meron po ba? Tatay ng mga magulang, mga tatay, sana wala dito. Sino dito ang ama ng tahanan kapag may problema, no po, ay naglalasing? Wala naman siguro. Sigurado yan. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang hugot na ano po, yung mga worldly fathers, ano po ang hugot nila pag may problema? Alak. Diba? Bakit ka umiinom, daddy, tatay, ba't umiinom ka? May problema ako. Diba? Pag may problema, sabi mo parang, yun ang, parang siya yung parang lugmok na lugmok, mga kapatid. Pero ang sabi dyan, good fathers offer hope to their families. Tayo dapat yung matatag
sa loob ng ating pong tahanan, mga kapatid. Hindi tayo yung pinanghihinaan ng loob. Huwag natin ipakita sa ating mga anak na pag may problema, ang solusyon ay inom. Huwag yun, mga kapatid. Huwag sana. Na po? Now, sabi dito, good fathers also trust their children and constantly encourage them to pursue their passion, fulfill their dreams, and plan for their future. Nako, hinahayaan, sinusuportahan natin yung ating pong mga anak, mga kapatid. Inuunawa natin sila. Nako, meron ba dito na, meron ba bang mga magulang na nagde-decide pagdating sa course na kukunin ng kanilang mga anak? Meron pa bang mga magulang na nagde-decide? Nako, minsan yung mga anak nila ay walang gana sa pag-aaral dahil ito yung gusto ng course, ang gusto ng tatay, ito. Nako, dapat tayo po ay taga-suporta sa ating pong mga anak, mga kapatid. At ang sabi dyan, nako, sabi nito, mga kapatid, they both lose one sense. Meron pong isang writer, where there is no faith in the future, there is no power in the present. Tama? Pag wala kang faith doon sa future, mga kapatid, kung ano yung parating? Wala kang, parang wala kang power, wala kang lakas ng loob, wala kang sikap, walang nagtutulak sa'yo para gawin yung pangkasalukuyan, mga kapatid. Nako? At ang sabi dito, in contrast, ang sabi dito, good fathers are as the fathers found in the parable of the prodigal son. Naalala niyo po yung kwento ng prodigal son, mga kapatid? Umalis ang kanyang anak, nagliwalay ang kanyang mga anak, kinuha ang kanyang mana, nag-enjoy ang kanyang anak. Pero ang magulang na ito, mga kapatid, still, good fathers are forever hopeful and inspire their families to push beyond, alam po, themselves. Hinayaan niya, pero still, siya po'y naghihintay, may pag-asa na muling babalik ang kanya pong, anak, mga kapatid. And, second to the last, no po? Letter E. The E in the father stands for example. Di ba? Ano pinagkaiba kaya ng teacher kanina at example, mga kapatid? No po? Halos related silang dalawa. Pero good fathers are a positive example. So sabi dyan, positive example. Meron palang negative example. Ano ba yung mga negative example, mga kapatid? Ang negative example, mga kapatid, eto na lang po ha, pero minsan, kapag ka habang lumalaki yung ating mga magulang, yung ating mga anak, tapos ikaw na ama ng tahanan, mga kapatid, kapag ka ikaw ay nag-work during Sabbath, ikaw ba ay positive or negative example? Ha? Nag-work during Sabbath, yung father, negative or positive example? Negative, mga kapatid. Kapag ang iyong magulang, ang iyong father, pag siya ay umiinom ng alak, negative or positive, mga anak, mga bata, negative or positive? Siyempre, negative, mga kapatid. So yan po, mga kapatid, alam niyo po, nakakalungkot isipin minsan, huwag na tayong tumingin sa labas, pero meron pong mangilan-ngilan na mga magulang, meron pong mangilan-ngilan na po na mga ano po, meron po mga ama ng tahanan and even parents po na sila ang unang bumibigay sa pananampalataya. And sa observation namin, mga kapatid, kapag ang magulang ang unang bumigay sa pananampalataya, nang hina sa pananampalataya, sumusunod ang mga anak. Na po, siguro out of 10, na po, mga 3 or 4 or mga 3 to 4 lang, na po ang anak na nag-i-stay sa loob ng iglesia. Meron kami isang kapatid na ganyan, mga kapatid, na talagang siya po ay dati naming elder. Elder ba o diakono? Siya po ay, silang dalawa mag-asawa, hindi na sumasamba. Yung kanilang mga anak, mga kapatid, ay hindi naman nawala agad-agad. Pero yung asawa, yung panganay, nag-asawa. Na po, ay di pala, nakipaglipin. Na po, yung pangalawa anak, pumapasok ng Sabado. Yung mga anak po na ibang, yung mga, kasi mga parang lima sila, yung iba po, mga kapatid, hindi na nakikita sa loob ng church. Bakit? Eh sabi nila, si tatay nga eh, si papa nga eh, si nanay nga eh, hindi nakikita sa loob ng church. Kami pa kaya?
So napakalaki ng responsibility ng ating pong mga magulang sa pagdadala na po ng ating mga anak sa loob po ng iglesia, mga kapatid. Letter E. Sabi dyan, good impressions are important and good fathers are positive role models to their family. Tayo ang pinakamagandang halimbawa. Children tends to imitate. Totoo ba to? Children tend to imitate and adopt their parents' behavior. Kaya kapag magagalitin ang magulang, ang anak madaling umiinit ang ulo. Tama? Kapag ang magulang, mga kapatid, ay pasaway din yung anak. Kapag mayabang ang magulang at pinapakita sa kanyang mga anak na parang nangaapi ng ibang tao, mga kapatid, good luck, yung mga anak ganun din ang ugali. Tama po? Yung po ang nangyayari. Kaya, be careful, parents. Bakit po? Kapag tayo ay merong ipinapakitang maling character sa ating mga anak na lumalaki at tayo ang ini-imitate na mga yan, no po? Ikaw din yung mag-harvest niyan. Kapag ang magulang hindi marunong respeto sa magulang, ano mangyayari? Paglaki ng iyong mga anak, kung ano yung ginagawa mo sa iyong mga magulang, ganun din ang gagawin sa iyo. Kasi bakit? Akala nila, yun ang tama, mga kapatid. So maging careful tayo bilang magulang. Yung paano tayo magsalita, tama? Kung paano tayo makitungo sa mga tao, na po, ay gagayahin tayo ng ating pong mga anak. Maging careful tayo. Children, sabi ito, ayun o, children tends to imitate and adapt their parents' behavior. Therefore, fathers must be good husband, na po, live moral lives, and treat all people with respect and dignity. Yung tipong pagpano ka makisalamuha sa ibang tao, mga kapatid, nagagaya ka ng iyong mga anak. No po? Kapag yung anak mo ay nagsalita ng hindi maganda sa mas nakakatanda sa kanya, ibig sabihin ng mga kapatid, ganun ka. Kasi ganun yung nakikita nila sa atin, mga kapatid. No po? Next, mga kapatid. Sabi niya, at home, sabi ito, spiritual leader, no po, good fathers take an active part in their children's spiritual development. Pag yung magulang, yung ama ng tahanan ay, no po, siya ang nag-lead ng prayer. Bago kumain, pray. Pagagising sa umaga, pray. Bago matulog sa gabi, pray. Worship, pray. Sa tingin mo yung iyong mga anak, nagiging ano ka ba? Spiritual leader ka ba sa kanila? Yes. Eh, paano kung paano ang magulang, bago matulog, tulog na kagad. Cellphone muna, tapos tulog. Akala ng anak natin, yun na yung tama. O kaya, pag niyaya mag-worship, ano nangyayari? Hindi, manood muna ako ng telenovela kasi maganda pa eh. So, akala ng anak natin, hindi importante yung worship. Lalong-lalong na yung prayer. Eh, paano na lang mga kapatid, ganito? Ako po, parang yun ang kinokorek ko sa akin sarili, mga kapatid. At gusto kong lagi-lagi kami ng misis. Minsan, sinasabi sa amin ng anak namin, anak, ay daddy, kasi excited po, every Sabbath po, very excited yung aking mga anak. Kasi nandun yung mga kalaro niya sa church, mga kabatch niya sa church. No po? Pero mahirap, mga kapatid, paano kung during Sabbath, sabihin ng anak mo, daddy, di ba Sabado ngayon, pero saan kayo pupunta? Sa mall? Kung saan kayo pupunta ng mga activities? Swimming, di ba? Minsan, pinagpapalit yung Sabbath sa swimming, sa banding. Huwag na huwag mangyari, mga kapatid. At ang sabi dyan, while mothers spend more time with the children in a traditional home, the importance of the father's role cannot be underestimated, and Paul advised to the Corinthians. Ito po sinabi ni Paul, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, follow my example as I follow the example of Christ. Sabi dyan, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. No po? Habang tinitingnan natin bilang ama ng tahanan, habang sinusunod natin yung ating Panginoong Yesus, ipinapakita natin sa ating mga anak kung paano ang mamuhay bilang isang tunay na Kristiyano. At ang sabi dyan, mga kapatid, the most important example that father can make to his children, no po, can make to his children is to love
others. Yung mapagmahal ka sa iyong mga magulang. Meron kaming mga schedule ng aking asawa, mga kapatid. Minsan meron kaming pinupuntahan ng mga orphanage yung namimigay ng pagkain. Di ba? Minsan sa church, pag meron kami mga activities na namimigay sa mga kapitbahay namin, no po, maganda na isama natin yung ating mga anak. Yung pagmamahal sa ibang tao, mga kapatid, ay isang napakagandang halimbawa para yung ating mga anak po ay lumaki bilang isang tunay na mananampalataya, mga kapatid. So, letter R! Ayan na, dulo na po ito, mga kapatid. So, matatapos na po tayo. Finally, sabi dito, the letter R in the Father stands for, ano po? Reliable. Good fathers are reliable. No po? Now, sabi niya, good fathers are reliable, responsible, and consistent. Hindi pa bago-bago, active ngayon, tapos bukas din naman active. Tama? Samba ngayon, din naman sasamba. Pray ngayon, tapos walang prayer sa susunod. Alam mo, parang ningas kugon, or parang mainit ngayon sa pananampalataya, bilangan mo na ilang buwan, mahina na naman sa pananampalataya. Magugulat yung anak mo, parang ano ba daddy? Di ba talaga? Dapat tayo consistent and responsible. At ang sabi, they work hard to bring home the bacon and provide for their for families needs. Nag-aanap buhay, nagsisikap ang isang magulang, ang isang ama ng tahanan ay nagsisikap para maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang sabi, good fathers are also helpful in times of crisis. At ang sabi dito, godly, many men today are not consistent in their daily duties and neglect to see the importance of their role as a father themselves. Marami pong mga magulang ngayon, lalo na ama ng tahanan, mga kapatid. Dahil diba ngayon, open na tayo na yung mga asawa ay naghahanap buhay na rin yung mga babae. Pagka ganun ba eh, tayo ay kukuya-kuya-kuya na lang ba, mga kapatid? So hindi po. At ang sabi dyan, father need to be reinstated to the level of importance that God intended for them. Maging responsable na magulang bilang isang asawa. World morality and spiritual integrity is at an all-time low. Sa panahon daw natin ngayon, mga kapatid, yung tinatawag natin na morality and spiritual integrity ay pababa na pababa. So kung pababa na pababa yan, mga kapatid, tayo ba ay makikiuso din? Hindi po, mga kapatid. Kasi maisasalang-alang natin ang ano po, pananampalataya ng ating pong mga anak. Sabi dyan, mga kapatid, all time, because of the declining value placed on the role of the father in today's society. Minsan, nakakalungkot manisipin, pero napakarami ngayon mga broken family. Na pagka alam mo yung nagiging uso, mga kapatid, na umaalis yung tatay ng tahanan sa pamilya. Pag nag-abroad, nawawala, iniiwan ang pamilya. Kahit nandito nga sa Pilipinas. Kaya pababa ng pababa, mga kapatid, yung spiritual integrity ng ating pong mga pamilya. So, tayo po, mga magulang, mga kapatid, mga ama ng tahanan, tayo ang tinitingnan sa loob ng ating tahanan. Bagamat ito'y pinagtutulungan, pero tayo yung haligi. Maging firm tayo sa ating pananampalataya. Hindi tayo yung magiging painay-hinay pa sa pananampalataya. Yung mahina pa sa pananampalataya, mga kapatid. Kundi tayo dapat yung huwaran ng ating pong mga anak. Sabi dito, children need attentive and reliable father. Na po? To their role models. Newspaper, meron po isang a writer ng newspaper, mga kapatid. Sabi dito, if you want your children to keep their feet on the ground, put some responsibility on their shoulder. Tama po? Hindi natin isusuro sa kanila. Hindi natin sila yung, alam mo yung, parang bigay lang lahat. Alam niyo po, napakarami kong kaibigan na very successful, mga kapatid. Pero yung kanilang mga anak, walang gana sa business. Kasi ako po, exposed ako sa business kasi since 17 years old, mga kapatid, ako po ay talagang na-involve na sa negosyo. At napakarami pong naging kaibigan ng mga successful na tao. Pero kawawa, meron ako isang kaibigan, mga kapatid, na isang napakayaman, may-ari na isang planta. At siya po ay part owner ng IBC 13. So, nasa media din siya. Na po, pero di ko na sabihin yung kanyang pangalan, baka kilala niyo po.
siya ay negosyante. Naisin yung kanyang mga anak na magkaroon din ng hanap buhay, mga negosyo. So pinamana niya. Binigay niya, anak, anong gusto mo negosyo? Anak, anong gusto mo negosyo? Binibigyan niya mga kapatid. Pero alam mo yung, parang pag sinusubo mo sa mga anak mo yung kailangan nila, hindi sila nagiging responsable. Nako, meron siyang anak na na-rehab. Nag-drugs, imbis na magnegosyo, nag-drugs mga kapatid. Nakakalungkot, di ba? Nako, para very successful ka, pero yung mga anak mo, ay, kasi alam mo bakit mga kapatid? Kasi silang mag-asawa, hiwalay. Magkasama sa tahanan, magkahiwalay ng kwarto. Ano kaya ang impact nun sa mga anak? Nako, so nagsisearch sila ng love ng magkasamang magulang. So yung anak, bagamat na ibibigay lahat ng luho nila, pero ang nangyayari mga kapatid, humuhugot ng ano po? Humuhugot ng kanila pong pakikisama ng pagmamahal sa mga kaibigan. Kaya naging ano po? Nagda-drugs mga kapatid. Kaya very important yung relasyon ng mag-asawa. Ano po? Now, ang sabi dyan, responsibility isn't a curse, it's a blessing. Kaya yung anak natin, no po, maganda kung pahugasin mo ng pinggan, di ba? Yung responsibility na ganun mga kapatid, maglipit ng higaan, pagkagising, natetrain sila habang sila po ay lumalaki. No po, ang sabi niyan, few things help an individual more than to place responsibility upon him and to let him know that you trust him. Pag binibigyan mo sila ng responsibility, parang sinasabi mo sa kanila, anak, nagtitiwala ako sa iyo. Nako, nagtitiwala ako sa iyo. At ang sabi dito mga kapatid, yet in order the children to grow up into a responsible adult, they need a stable and reliable role models. Para daw po lumaki yung ating mga anak na responsable, nako, na mga adults na lumalaki yung mga bata, kailangan tayo bilang magulang, bilang ama ng tahanan, ay maging magandang halimbawa, modelo sa ating pong mga anak.